At kaya naman, kapag ako ay nakakausap ko ang ating mga aking mga kapwa na pangulo, na mga hari, na mga prime minister, hindi ko na kailangan ibentas, hindi ko na kailangan sabihin, ang galing ng Pilipinas. Alam na namin yan. Sabi na. Alam na namin yan. Saan pa kami makakuha? Pwede pa, magpadala pa kayo. Kulang pa yung Pinoy dito. Ay, kaya naman, kaya hindi talaga, baka kuminsan hindi nababanggit ng sapat. Hindi nababanggit na, baka hindi nyo naririnig. Kaya ako na magsasabi sa inyo, kami na nasa Pilipinas, na nanonood sa inyo, na nagiging beneficiary ng inyong sakripisyo at ang inyong sipag at ng inyong galing, ay pumuputok po ang puso namin kapag nababalitaan namin kung ganong kagaling na naman ang Pilipino. Nandito po sila, Mr. President, with open ears and open minds, ready to heed your call and to do what needs to be done to help propel our country and people to even higher levels of economic growth and prosperity. But we know that your time in LA is limited, Mr. President, and the community is very excited to hear from you, kaya hindi na ako magtatagal. Kaya muli, mga kababayan, samahan niyo akong bigyan ng isang mainit na pagpupubugay at pagbati sa ating mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Maraming salamat, Ambassador Jose. Salamat sa ating ambassador, Ambassador Babes Romualdez, sa yung napakagandang mga pagsalita at ang pagpakilala. Please take your seats at mahaba-haba ito. Maraming salamat sa inyo lahat at kayo ay nakarating dito sa ating pagsasama. At alam ko yung iba sa inyo ay napakalayo pang pinanggalingan. Ngunit nandito po kayong lahat at ako'y nasisihan na kayo'y makapiling. Kagaya po ng nabanggit ng ating butihing ambassador, ay hanggat maari kapag ako'y bumabiyahe sa lahat ng iba't ibang lugar, ay ginagawan ko hanggat maari ay ginagawan ko ng paraan para makipagsama sa ating mga kababayan. At alam niyo naman, ang OFW ng na Pilipino, kahit saan ka pumunta sa buong mundo, merong Pilipino. At hindi lamang yun. Alam niyo po, hindi po natin na makakalimutan kung ano ba talaga ang ginagawa ng ating mga OFW at paano tumutulong sa ating bansa, paano tumutulong sa kanilang mga pamilya. Siyempre, sa pamilya ang inyong iniisip. Ngunit sa ginagawa ninyo, ay tinutulungan ninyo ang pamilya ninyo kasama na roon yung inyong minamahal na Pilipinas. Dahil unang-una, alam nyo po, I think it is impossible to exaggerate when I say that everywhere, when I go to travel in other countries, and I meet the leaders of those countries, they have nothing but good things to say about Filipinos. And that is something that we hold close to our hearts. And here in LA County and surrounding states, dito talaga ang pinakamalaking Filipino community dito sa Amerika, which probably makes you the biggest Filipino community outside of the Philippines. And you have made us all very, very proud. At lahat ng aming sinasabi namin, alam mo yung mga OFW, mahalaga yan. Dahil lahat ng panahon na ang Pilipinas, ang ekonomiya ng Pilipinas ay naghihirap,
ang inyong sakripisyo, ang inyong sipag, ay yun ang nagpapaahon sa ating ekonomiya. Kapag hindi talaga nahihirapan ang Pilipinas, eh yung mga, alam nyo, yung mga remittance ng OFW, yun ang bumubuhay sa atin. Kaya napakalaking bahagi ng inyong, ng inyong tinutulong sa ating ekonomiya, sa ating bansa. Kaya kung minsan nakala ninyo, ang inyong tinutulungan, ang nagsasakripisyo kayo, eh, tinutulungan ninyo yung pamilya ninyo. Hindi lang po pamilya ang natutulungan ninyo, yung buong Pilipinas din. At bukod pa doon, ang galing ng Pinoy ay nararamdaman na sa buong mundo. At na talagang nararamdaman na, at sinasabi, pinakamagaling ang Pinoy sila dahil napakasipag, napakapagkatiwalaan, napakabait. Kahit hindi kailangan gawin, basta't makatulong, tumutulong, eh yan naman talagang ugali ng Pilipino. Nadala ninyo ang ugali ng bayanihan ng Pinoy, dinadala ninyo dito sa Amerika, dinadala ninyo sa lahat ng inyong mapuntahan. Kaya tayo kami, kaya kami magpapasalamat. Proud to be Pinoy talaga ang aming mga isinisigaw. Kaya hindi kulang ang aming pasasalamat sa lahat ng inyong ginagawa. On a more personal note, hindi naman ako makapagsimula na hindi ako makapagpasalamat sa inyo sa inyong suporta na ibinigay sa amin ni Inday Sara nung nakaraang halalan. At napakaganda po ng resulta na nakuha namin dito sa LA County, all the surrounding areas. At yan po ay pinapangako po sa inyong lahat na ang aming isusukli sa inyong ay ang talagang lahat ng aming kayang gawin upang pagandahin ang Pilipinas, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. At pagandahin natin at lahat ng maaari namin gawin, lahat ng aming kakayahan ay dyan namin ilalagay upang maging mas maganda ang hanap buhay, upang maging mas maganda ang kabuhayan, upang mas ng bawat Pilipino, upang maging mas magandang Pilipinas. And then we can be even prouder of our country than we all already are. Alam niyo po, nandito po, yung iba po sa amin, ay papakilala ko sana yung mga ibang kasamahan natin. Yung ay galing po kami sa APEC at nung nasa San Francisco kami, kasama namin halos ang laki ng delegasyon namin dahil maraming ang pag-uusapan, maraming na-desisyonan, pati yung mga nagawang bagong plano para sa Pilipinas. Ngunit yung iba sila ay humiwalay na dahil meron talaga silang ibang gagawin. Ngunit yung mga nandito, ipapakilala ko po sa inyo. Unang-una, nandito po ang ating Speaker of the House of Representatives, Representative Ferdinand Martin Romualdez. Nakilala niyo na po ang ating ambassador, si Ambassador Babes Romualdez, ang kalihim ng Department of Trade and Industry, Secretary Fred Pascual. Ito po, napaka mahalagang bahagi sa ating mga ginagawa. He plays a very important part in all that we are doing because I think that it is clear to everyone that in the new global economy, what we have to do is to embrace new technologies. Kaya po ay sinama po natin ang kalihim ng Department of Information and Communication and Technology, ang DICT Secretary, Secretary Ivan Uy. Dahil po ang ating pinag-uusapan ay talaga dahil para tulungan ng ating ekonomiya, andito rin po ang ating Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Goh. Andito rin po, baka kilala po ninyo, I'm sure kilala po ninyo, nandyan po, nasa dulo na si, ngayon, dating senador,
dating secretary, eh, ngayon ang naging congressman, Congressman Ralph Recto na deputy speaker ngayon po. Tumutulong din po siya sa atin sa ating mga pagpaplano sa ekonomiya. At dahil siya po ay naging NEDA na dumaan siya sa National Economic Development Authority. At kaya't siyempre lahat ng kilala natin na madudunong tungkol nga dito sa mga bagay-bagay dahil sa ekonomiya ay pinagpapatulong tayo. Kaya po kasama natin si Congressman Ralph Recto. Baka pagkakilala ninyo sa kanya si Mr. Vilma Santos. Sabi ko na nga ba, yun ang pinakaano. Ginagawa niya yun nung nagkakampanya kami. Ako si Mr. Vilma Santos. Tinututuunan niya. Kinarir na niya yung pagkaano, Mr. Vilma Santos. Eh, matagal na po kami magkakilala dahil po yung kanyang his better half, Vilma Santos, was somebody known to me for a very long time. Dahil noong mga kampanya na sine ng aking ama, ay siya ginaganap niya si Aimee. Kaya't mula nung bata pa kami ay nakakilala na kami. Pero hindi, pati si Ralph, matagal ko nang kilala. At nagkataon na yung aking dalawang kaibigan ay nag-asawa. Also with us, which is a very important part, a very important aspect of the lives of our OFWs, dahil ito po ang pinakabagong departamento ng ating pamahalaan, and that is the Department of Migrant Workers. Ito po ay linagay upang lahat ng pangangailangan, lahat ng mga pangyayari na kailangan tugunan ng pamahalaan ng Pilipinas tungkol sa OFW ay dito pupunta. Kaya po ay tinawag ang Department of Migrant Workers. Nandito po Undersecretary Patricia Yvonne Kaunan. Siya yung tumutulong po sa ating ngayon. Ang unang naging kalihim dyan ay si Secretary Toots Ople. Baka siya nakilala ninyo. Ngunit pumanaw na po siya. Kaya ngayon ay pinagpapatuloy namin ang kanyang sinimulaan na trabaho dahil napaka-importante po sa atin na talagang lahat ng pangangailangan ninyo, mga OFW, lahat ng magiging issue tungkol sa inyo, lahat ng tulong na maibigay ng pamahalaan ng Pilipinas. Dahil lagi natin sinasabi, kayo mga bagong bayani, dapat naman siguro ang trato namin sa inyo ay bayani nga. Kaya yan po ang nagiging trabaho ng Department of Migrant Workers. Nandito rin po siyempre yung malakas yung palakpak kanina rito. Siguro magandang trabaho niyo, Consul General Edgar Badalos. Palagay ko. That is the best testimony to his good work that he's doing. Oh, puro ito ka mag-anak mo. Oh, puro tiga norte ito mga ano. Konjen naman, mahahalata tayo din sa kung ganyan ang gagawin ninyo. Hindi po kumpleto ang aking pagpapakilala hanggat maipakilala ko po ang ating First Lady. First Lady Risa Araneta Marcos. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, ating mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mainit na pagbati sa akin at sa aking buong delegasyon. Na imbag nga daw, kada kayo aming kakabsat. Alam ko na marami sa inyo, malayo pa nga ang pinanggalingan. Napakalaki naman ang Southern California at ibang mga galing pa Southern Nevada, Arizona,
O sino yung pinakamalayo? Doon sa San Francisco, meron pang Pinoy galing Alaska. Hindi ko alam kung paano sila nakarating ng San Francisco. Galing Alaska talaga. Binuhay mo, Pinoy talaga. Hanggang Alaska may Pinoy. Maraming salamat kayo nakarating. Kaya nakakataba po ng puso at ako'y lubos na nagagalak na makita kayo lahat dito sa Los Angeles. Galing lang po ako sa 30th Asia Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Meeting dito nga sa San Francisco na natapos kahapon. APEC, it was very important for me to go because APEC is now includes some of the largest economies in the world. Nandun po ang Amerika, andun po ang China, andun po ang India. At alam nyo po, dito sa ating mga ginagawa, ay kailangan natin na makipag-partner, makipag-agreement, makipagsabayan sa mga iba't ibang bansa na ating mga kaibigan. And APEC is the leading regional forum in Asia-Pacific, which focuses on promoting free trade and sustainable development for its 21 member economies. It brought together 21 leaders of these economies as well as the private sector. Alam niyo po, sa ating ginagawa ngayon ay lagi nating isinasama ang tinatawag na private sector dahil sa aming pangingilala na hindi kaya ng pamahalaan lamang lahat ng kailangan gawin upang baguhin ang ating ekonomiya para dito sa post-pandemic global economy na tinatawag. Alam niyo po, what we are trying to do here is to transform our economy. COVID changed everything. I think all of you know that it changed the way we live, it changed the way we work, it changed the way we talk to each other, it changed the way we travel, it changed everything. And we have to adjust. But whenever there is these big changes, the mga paradigm shift as they call them, whenever there is that, there is also opportunity. And we are trying to position the Philippines in such a way that we take full advantage of these shifts, these opportunities that the big changes in the global economy can bring. And alam niyo naman, hindi tayo maaaring maiwanan, kailangan talagang pinag-iisipan natin mabuti at mabuti naman at pinagmamalaki natin na we have in the Philippines, we have the youngest workforce in Asia. The average workforce in the Philippines is 24 to 25 years old. And sa ibang bansa sa Asia, medyo tumanda na ang kanilang labor force. Kaya yan ang naging advantage natin. Kaya lahat ng mga ating pinaplano, hindi tayo kailangan mag-alala na saan tayo kukuha ng mga magtatrabaho dyan sa mga bagong industriya na yan, sino mag-aaral tungkol sa bagong teknolohiya na yan, ay nandyan ang ating Filipino workforce and yun ang ating pinagmamalaki. So our participation in the APEC Economic Leaders Meeting was very productive. On the sidelines of the meeting, we were able to meet with the leaders of other countries, various industry leaders within and outside of the United States. Pinag-usapan namin, binabalita namin sa kanila ang ekonomiya ng Pilipinas at yung mga magandang opportunity na kung bakit dapat sila ay pumasok at mag-invest sa atin. We are confident that these meetings will bear fruit in terms of more trade and foreign direct investments that will help propel our economy to greater levels of development and prosperity for our people. In these meetings, I also emphasized our priority towards sustainable development and the urgent need to address climate change, to build resiliency, and do the adaptation that is necessary to build resilience against destructive consequences of severe weather.
nagiging biktima talaga tayo dito sa climate change. Ang Pilipinas ay sinasabi nila is one of the most vulnerable countries around the world. Most vulnerable to climate change. Isang malaking bahagi sa aming pinag-usapan ay pinag-uusapan namin kung paano makatulong yung mga mayayaman na bansa na tutulong dito sa ating mga tinatawag na developing countries and vulnerable countries to the effects of climate change, para meron tayong magagawa na hindi naman mapinsala ang ating mga tauhan, hindi mapinsala ang ating mga kababayan, that our communities will stay safe, will stay secure. So I push for investments in clean energy, affordable energy transition financing, food security, and we focus on research and development for the benefit of small-scale farmers, in health, in digitalization, in innovation, and particularly for our micro, small, and medium enterprises. Yung pong ating mga negosyante na yung maliliit lang, yung mga sari-sari store, halimbawa, yung mga shoeshine boy, yung mga mekaniko, yung mga nagtatayo ng talyer, yun po, 99.5% ng ating mga negosyo sa buong Pilipinas ay ganyang klase, yung tinatawag na small to medium scale enterprises. Kaya po, yun ang talaga nating inaalala. Bukod pa rito, because we have talked about climate change, we are trying to diversify our sources of energy for sustainable development. So we witnessed the signing of the Memorandum of Agreement with the United States concerning peaceful uses of nuclear energy. Kung minsan ang tawag po rito is a 1-2-3 agreement. Ito po ay naging usapan sa gitna ng Pilipinas at saka ng Amerika, na sinasabi na may kakayahan na ang Pilipinas upang gumamit ng nuclear energy. I also had side meetings with many of my counterparts to discuss bilateral cooperation, not only on trade but also in geopolitics. So as we become closer to our goal of an upper middle income economy, we need to expand these partnerships on both sides of the Pacific. Our pursuit of opportunities for economic development did not end in APEC. This morning, we were given a tour of the SpaceX facility. Our vast archipelago, ang ating pitunlibo ang ating isla. That vast archipelago is an ideal candidate for satellite broadband service, and we look forward to improving broadband connectivity in the Philippines through Starlink and through all the others. Meron po tayong pinapalipad din na satellite, na isang satellite for communication na para sa Pilipinas lamang. Ito ay makakapagdagdag nga ng tinatawag na connectivity, at kaya kami ay hinahanap namin lahat ng pamamaraan to take full advantage of the new technologies that are available to us that will increase the productivity of our people. Kayong nandito sa Amerika, lalong-lalo na dito sa California, where this is very much the leading edge of some of those technologies. Nakikita naman ninyo kung paano makatulong, kung talagang pag nagamit natin yung mga AI na tinatawag, kapag magamit po natin lahat ng mga bagong teknolohiya, talagang we become more effective, we become more efficient, we become more productive. In the Philippines, sometimes we still hear about mahina yung internet, but in the very near future, through the links that we were able to develop on this trip, we are very confident that we will no longer hear complaints about our internet, our online services. We will instead be hearing praise for the speed of our country's internet connectivity. Nandito yung ating Secretary ng Information and Communications Technology. Pinangako ko na kailangan gagawin mo. Baka huwag tayong mapapahiya dito sa
Hindi, but nandiyan naman, and the technology is there. It is just up to us to adopt it. It is up to us to recognize what is appropriate technology for the Philippines and to bring it to the Philippines. Yun lang naman ang kailangan gawin. At hindi pa natin nagagawa, pero ngayon, dahil nga sa aming pag-uusap sa mga iba't ibang kumpanya, sa iba't ibang bansa na partner natin, ay marami po tayong magagawa. And we hope to always take full advantage of the new technologies to provide the solutions to the challenges that this new era of digitalization brings. Which brings me to our kababayans here in Los Angeles and surrounding areas. It is very heartwarming for me to see you succeed and to become valued members of American society, not only in the places that you live, but also in the places that you work and beyond. I cannot repeat it often enough. The reputation that you have earned for our country is something that we back home are so proud of you, and we cannot say enough. Sumikat talaga ng husto ang Pinoy, lalong-lalo na pagkat nung COVID. Dahil hanggang ngayon, lahat po, yan, ito, mga frontliner ito siguro. Yung servisyong ginawa ninyo, hindi lamang yung mga healthcare workers, lahat po ng mga Pilipino na hindi na wala nang kinalaman sa ospital, walang kinalaman sa mga clinic, ngunit tumulong pa rin. At yan ang pakikilala ng Pilipino dahil sa inyo, dahil sa inyong ginawa, dahil sa inyong kabaitan, dahil sa inyong pagmamahal sa inyong kapwa. At nakikita po natin, at ngayon lamang, hindi naman ngayon lamang, pero ngayon talagang ang buong mundo ay nakikita kung ano ang mga katangian ng mga Pilipino, ano ang kagalingan ng mga Pilipino. At kaya naman, kapag ako ay nakakausap ko ang aking mga kapwa na pangulo, na mga hari, na mga prime minister, hindi ko na kailangan ibentas, hindi ko na kailangan sabihin, ang galing ng Pilipino. Alam na namin yan, sabi na. Alam na namin yan. Saan pa kami makakuha? Pwede pa, magpadala pa kayo. Kulang pa yung Pinoy dito. Hindi nababanggit ng sapat. Hindi nababanggit na, baka hindi nyo naririnig. Kaya ako na magsasabi sa inyo. Kami na nasa Pilipinas, na nanonood sa inyo, na nagiging beneficiary ng inyong sakripisyo at ng inyong sipag at ng inyong galing, ay pumuputok po ang puso namin kapag nababalitaan namin kung ganong kagaling na naman ang Pilipino. There are approximately 4.5 million Filipinos in the United States. Majority are here, Southern California, making the geographic spot the world, the home of the biggest Filipino diaspora in the United States and outside of the Philippines. Sa census ng Amerika, Filipinos rank high in the terms of income and educational attainment. So, given your number and your success, I cannot overemphasize the strength that you can harness to be a force for good, both in your own respective communities here in the U.S., but also for the Philippines. So continue to please be ambassadors of goodwill for our country, for our people, especially in light. Ito, hindi ko po maintindihan yung mga hate crime na ginagawa na kontra sa atin that are being committed against some members of the Asian American and Pacific Islander communities time and time again. Wala na po tayong magagawa. Magtulungan lang po tayo. Magkapit-bisig tayo. And just support one another in the face of this. Siguro naman, all it takes is patience and a continuing attempt to make people understand that we are different, but we really are the same. It is said that people fear what they do not know, and fear sometimes leads to rash actions. So
continue to show your communities and your workplaces our people's inherent kindness and care and our love of life. We reach out to wherever we can, whenever we can. Alam ko na meron sa inyo na nakaramdam, really unpleasant experiences because you look and maybe you sound different. So that's why we make sure that our embassy and the consulates in the United States are continuously monitoring these reports. We'll provide assistance to those affected in cooperation, of course, with our friends here in the United States. So on behalf of our countrymen back home, I appreciate the remittances that you've sent and continue to send. Personal remittances over of Filipinos, ganito na kalaki, 2.2%. Rose 2.2%. Bawat taon, umaakit. Siguro, lahat kayo mayaman na. No? Wala nang mahirap dito. Paano? Kaya nga, ang biro nga sa Pinoy, sabi nila na yung mga Pilipino, they are the kings and queens of overtime. Akala ko noon, mga Ilocano lang yung masipag. Bukan lahat ng Pinoy masipag. So the remittances that you are sending back have become a very important part of our economy. We have increases every year and it continues to be not only of help, as I said, to your own families, but even to your communities, and it helps to transform those communities. So that amount, what you have helped our country and people, whether some of the most difficult global and regional financial and economic crisis in many years, has been invaluable. And for that, we cannot thank you enough. But beyond that, I ask you to encourage your families and friends to visit and invest in the Philippines. For those of you who have not been to the Philippines for a long time, now is the best time to visit our country once again. We have and bring a friend. Bring a friend. Meron tayong kampanya. Wala dito si Secretary Frasco, Cristina Frasco, siya yung tourism natin. Meron tayong programa, yung mga OFW. Pag-uwi kayo, magbabakasyon kayo, magsama kayo ng kaibigan ninyo na Amerikano o kung ano man. Para meron tayo, para madagdagan ang ating mga tourism dun sa Pilipinas. Dahil nagiging malaking bahagi rin yan sa ating mga plano. Napakadali i-sales talk ang Pilipinas dahil hindi lamang napakaganda ng Pilipinas, napakaganda ng mga Pilipino. So, ang baba, masarap kasama, masaya, hindi ba? Ngayon, lalo na ngayon, ay nakikilala na tayo sa lahat. So, we have introduced a lot of improvements, a lot of innovations, making so that a visit to our country's various tourism sites is a good experience that they can have in a lifetime. Our best tourism offering is the incomparable hospitality of the Filipino. My dream and that of the entire Philippine government, the state, is to one day make working overseas just one of your many options available. Many options available to our country. But we cannot make this dream come true all by ourselves. We need your support. And we know that you will gladly walk and continue working with us in realizing our goal. After all, your love for our country and people has not been extinguished by the years that you have spent away from your motherland. Proof of this is your presence here tonight and the support that you continue to provide your loved ones, our countrymen, back home. So help us realize this dream. Continue being the ambassadors that you have been for our Filipino culture, and be relentless champions of the Philippines as a tourism, trade, and investment in destination in Asia. So I call on all of you, help the country that nurtured and gave you all the wings that you have used to fly and to explore and to be successful.
and the foundation that helped you to achieve your success here. Continue to proudly claim and celebrate your Filipino identity and heritage. Teach them to your children, to your grandchildren. Pass on your love of the Philippines to the next generation and the generations after that. Hisoi, home is where the heart is. And when they love their Filipino identity as you do, they will always belong to the Philippines no matter where they might be. Sa muli, maraming salamat sa inyong panahon at pagpunta rito sa Los Angeles para makapiling tayo lahat ng titong sandali na ito. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo lahat. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.